Senator, bago yung aking tanong, sundan ko lang yung tanong ni Jerry. Kung kayo po ay maging presidente, ano po ang inyong magiging foreign policy sa mga superpowers like China and America? Alam po namin na hindi maganda yung karanasan sa Amerika. So, saan mas kikiling ang Marcos administration? Pro-China ba o pro-America? Well, yung sinasabi mong hindi magandang karanasan sa Amerika namin, ay walang kinalaman sa foreign policy yun. Kontra lang sa amin yun. Hindi kontra sa Pilipinas yun. So, hindi kasama yan sa magiging pag-iisip, usapan, paano natin i-approach yung ating foreign policy. Ang unang-una ay tayo kuminsan ay naiwan pa rin tayo doon sa Cold War mentality na tinatawag. Na nung nakaraan, pagkatapos ng World War II, naghahatian ang Soviet Union at saka US ang hinahati yung buong mundo. Bawat bansa, sinasabi ako, kampi ko ang Soviet Union. Ako, kakampi ko yung US. Sa Pilipinas, US talaga tayo dahil meron tayong special relationship sa US. Ngunit hindi na ganyan ang mundo ngayon. Geopolitics has changed a great deal. And wala na yung tinatawag na spheres of influence na dating sinasabi. Na dito sa areang ito, ang dominante dito ay Amerikano. Dito sa area nito, ang dominante rito Soviet Union. Wala na ganun yan. Kaya essentially pag pumanig ka na sa isang sa Soviet Union o sa US, yun na yung foreign policy mo. Sumusunod ko sa kanila. Pag sinabi, gegerahin natin yung Vietnam, sumama kayo. Hindi, kasama ka ngayon sa foreign policy nila. We have to create our own foreign policy. We have to remember na ang ating pamahalaan, pag tinatanong sa akin, sa kapapanik, sabi ko, I don't work for Washington, D.C. I don't work for Beijing. I work for the Philippines. So isipin natin, what is in the national interest? Ano bang maganda para sa Pilipinas? Huwag na natin siguro isipin. Siyempre, the best thing is kaibiganin natin silang lahat. We are in a very precarious and strategic geographic location. Dahil nakagitna talaga tayo dito sa Pacific. At marami nga tayong mga relasyon sa US, sa ating mga Asian neighbors, sa ngayon sa China, at ibang-iba ang mga puwersa na nararamdaman ng Pilipinas tungkol nga sa foreign policy. So, we have to think what is the best for the Philippines. And because we are in such an important strategic geographically strategic location, ay tayo naman ay pinag-iintirasan tayo ng marami. Kaya kailangan natin, huwag natin makakalimutan na iniisip lang natin ano yung maganda sa Pilipinas. Hindi ganun kasimple yan. Dahil pabago-bago din ang sitwasyon. At yung the line that we have to tread is a very fine line between the two superpowers, or all the three now superpowers, Russia is coming back. The three superpowers is a very fine line. And it's not a straight line. Dahil nagbabago nga ang sitwasyon, paiba-iba. And lagi kong pinapaalala sa lahat, ang napakayaman, napakalakas, napakabigat ng China, ganun din ang US, tayo na sa gitna. Kapag bumahing yung magkasabay, mawawala tayo sa mapa. Kaya't mag-ingat tayo. Kaya't kailangan maingat na maingat ang galaw natin diyan.